Nanguha kami sa gubat ng Hagnaya. Ito ay tumutubo sa mga gubat na hindi masyadong nahahalukay ng mga tao. Himay-himayin ang mga malalambot na parte ay mga dahon niya itira yung matitigas. Ibabad sa may asin para mawala ang mga insekto at saka hugasan mabuti bago ihalo sa inyong mga luto. Ito ay galunggong, diba? Sa bawang. Bukulo na ang tubig, ilagay ang sibuyas, bawang, ilagay ang isda. Aba, siguraduhin nyo namang malilis ang inyong isda bago nyo ilagay. Okay, let's do it. And then, lahat ilagay nyo and then pakuluan hanggang maluto bago timplahan at ilagay ang gulay. Ang isda ay almost done na. Nilagay na natin ang ating Hagnaya. Tawag po namin dito ay Hagnaya. Awan ko kung anong tawag sa lugar nyo. Ganitong gulay. Ilagay lahat. Pakuluan. Hanggang maluto. Tapos sa katimplahan ng pampaasim. Kung hindi nyo, kung ilalagay nyo agad ang yung pampaasim, sigurado ako magiging makunat gulay nyo. Okay, lutuin nyo muna bago nyo timplahan ng pampaasim. Okay? And then, kuberan, pakuluan, in a few minutes, tapos saka nyo buksan. A few minutes na kumukulo, eto, tingnan. Oh, what's that? Lalagay ang pampaasim ay sinigang powder ko, yung sampalok. As pampaasim, pero pwede nyo pong gamitin ang fresh na kalamyas, masarap. Lalo pag fresh ang kuluan ng konti, pag fresh ang isda, sobrang sarap ng fresh na kalamyas. Ito, tapos tikman. Turn off the fire and ready to serve. Amen. Una ang ating sinabawang galunggong with Hagnaya budget meal. Tipid tips po, tipid ulam po ito. Bili lang kayo ng kalahating kilo. 1/4 na galunggong. And then sa bawang with Hagnaya. Yummy. Let's eat.